Ihatid na lang daw po kami, sir. Tapos kailangan daw magtiwala lang po kami sa kanila, sir, dahil pulis sila, sir. Pero no, tapos pinunta na lang kami sa, ano, sir, Dagot. Madalas, sa kamay mismo ng mga otoridad natin nararanasan ang pang-aabuso. Madalas, sila mismo ang lumalabag sa batas. At sa nangyari sa magpinsang si Fabel, ipinakita ang mapait na realidad ng buhay. Si Fabel Pineda, kasama ang kanyang pinsan na si Bernadette Sanyatan, ay nagtungo sa party ng kanilang kaibigan sa San Juan, Ilocos Sur noong 27 ng Hunyo taong 2020 dahil sa inabot sila ng gabi at nalabag nila ang curfew. Dalawang pulis ang nag-alok sa kanila na ihatid sila sa kanilang tahanan. Ngunit sa halip na sa bahay nila sila inihatid, ay dinala sila sa isang beach na kung saan si Pineda ay ginalaw ng dalawang pulis. Nagpakasasa ang dalawang pulis sa isang 15 anyos sa loob ng magdamag. Gayun din ang naging kapalaran ng kanyang pinsan na si Bernadette. Ang gabi ay tila napakahaba ng mga oras na iyon. Dalawang pulis ang walang awang pinaggagalaw ang isang menor de edad na dalagita at isang 18 taong gulang na dalaga. Ayon sa Kabugao Municipal Police Station, si Fabel at ang kanyang 18 taong gulang na pinsan ay nakainom noong mahuli sila ng mga pulis at nagawang makatakas at makalayo ni Fabel noong mga panahong iyon. Matapos ang insidente, nagsampa ng reklamo ang dalawang biktima. Ngunit matapos iyon ay inambush ang biktima kung saan ay itinumba si Pineda. Ayon sa mga pulis, ang biktima ay nakasakay sa motorsiklo pabalik sa kanilang bahay kasama ang kanyang tiyuhin at lalaking pinsan. Noong may motorsiklo na may dalawang pasahero at nakasuot ng helmet at face mask ang humabol at bumangga sa sinasakyang motorsiklo ng biktima at talagang tinarget ang babae at pinagbabaril ng 5 beses bago tuluyang iwanan. Ang Philippine National Police na nakatalaga at sumumpa na pananagutin ang may sala ay nangalap ng mga ebidensya. Taliwas sa mga balitang kumalat na ang dalawang pulis ay natanggal na sa serbisyo, napag-alaman na si Police Staff Sergeant Randy V. Ramos lamang ang natanggal sa serbisyo habang si Police Staff Sergeant Marawi Ubaldo Torda naman ay hindi natanggal sa serbisyo dahil sa sinasabing sa kakulangan sa ebidensya na magtuturo na siya ay sangkot sa insidente. Ang parehong suspect ay nasa kustodiya na sa ilalim ng PNP Regional Office habang ang murder and attempted murder na kaso na isasampa sa kanila ay nasa trial. Ang CHR naman ay tinatawagan ang PNP pati na rin ang DOJ para sa mas mabilis na pagtakbo ng kaso upang ipakita na ang pang-aabuso sa kapangyarihan ay hindi dahilan upang gumawa ng masama at hindi kinukonsinti. Sa huli, ang dalawang pulis na siya ring suspect sa insidente ay na-detained noong 5 ng July ng parehong taon habang patuloy pa rin naghahanap ng mas matibay na ebidensya ang mga investigador na magtuturo na ang dalawang pulis ay ang kaparehong lalaki na nagtumba sa dalagang biktima. Ayon sa report mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, si Randy Ramos, 37 taong gulang at si Marawi Torda, 34 na taong gulang ay nahuli sa Barangay Banuar, San Juan, Ilocos Sur. Ang parehong suspect ay kinahaharap ang kasong murder kung saan walang bayad ang makapagpapawalang sala sa kanila at acts of lasciviousness na may karampatang halaga na 200,000 piso. Si Ramos naman ay may bukod na kaso pang kahaharapin tulad ng paggalaw kung saan walang piyansa ang nirerekomenda. Ang kaso ng dalawang salarin ay isinampa noong buwan ng July taong 2020. Ang pang-aabuso ng mga pulis sa kapangyarihan ay ilan lamang sa halimbawa ng paulit-ulit na siklo ng pang-aabuso na kailangang matugunan. Habang ang kaso naman ng magpinsan na si Pineda at Sanyatan ay nagpakita ng mapait na realidad ng buhay,
na kinahaharap ng mga kababaihan sa bansa sa kamay ng otoridad o habang sila ay nasa ilalim ng kustodiya ng mga pulis. At dyan na nagtatapos ang karumal-dumal na kwento ng paggalaw at pagligpit sa kaawa-awang biktima. Naway magsilbing aral ito sa inyo, ka-brotherhood, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ang sinapit ng biktima ay maging daan sana upang labis ninyong maunawaan na laging mapangmatsyag at mapanghinala sa anumang sirkumstansya. Ingatan po natin lagi ang ating sarili dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang at matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamon na ha.